Chan, quick math. Hello mga Kachan TV, and nandito ulit tayo para isolve yung subtraction law ng limits. At andito nga yung ating gagawin. So, limit of f of x as x approaches c minus g of x is equal to limit of f of x as x approaches c minus limit of g of x approaches c. So, ganito na yung nangyari dun sa ating subtraction law. So, ito yung ating given, ito yung magiging sagot natin. So, simulan natin sa pag-solve nitong example na to. Na meron tayo rito na limit of x minus 8 as x approaches 2. Now, gagawin natin, so, equals tayo sa limit of x as x approaches 2. And, minus, kasi subtraction na tayo, so same process tayo dun sa addition law. So, ngayon, addition dun sa addition law, at dito naman minus, limit of 8 as x approaches to 2. So, pagkakataong ito, ang gagawin na natin dyan, nagawa na kasi natin siyang ito yung given, and nandito na siya sa form na ito. Ito. Ngayon, substitute na natin yung x, yung 2 dun sa x natin dito. So, ngayon, meron tayo ritong 2. Kasi ito yung approaches natin dito. So, x natin, substitute sa 2. And then, bali dito, yung ginawa natin sa first step na to, dahil kaya siya naging to, yung identity law ng limits. And dito naman, since limit of 8 as x approaches 2, this one is constant, so regardless the approaches of x, we copy the limit. So, yung 8 yon. Ngayon, ang gagawin natin, perform na lang natin to, 2 minus 8 is negative 6. Kaya sagot natin ngayon dito is negative 6. By the way, in-apply natin dito sa subtraction law yung identity law and constant law ng limits. So, ganun lang yung ating pamamaraan kung paano i-solve yung subtraction law ng limits. Thank you!